Teacher sa umaga, namamasada ng motorsiklo sa hapon. Mahigit 20 taon nang nagtuturo sa public school si Percival, pero wala pa sa 30 mil ang kanyang buwanang sahod. May umento sila ngayong taon, pero kakarampot lang umano. Napilitang mag-sideline si Percival bilang motorcycle taxi rider simula noong Agosto. Kinakapos pa ako dahil na meron pa akong mga tatlong anak, pinag-aaral. At yung mga bilihin sa ngayon medyo tumataas. Isa si Percival sa libu-libong gurong nagmarcha papuntang Mendiola sa Maynila. Hindi nila inalintana ang malakas na ulan para maiparating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang panawagang taasan ang kanilang sahod, dagdagan ang pondo ng edukasyon, ibasura ang matatag curriculum, bigyan ng sapat na pondo para sa benepisyo, at itigil ang mga pag-atake sa mga guro. Pinaunahan ito ng teachers group na Alliance of Concerned Teachers o ACT. Pagdating sa Recto Avenue, hinarang na sila ng mga pulis. Kaya sa Recto na lang sila nagprotesta. Education budget! Una nang kinundena ng ACT noong Miyerkules ang Executive Order No. 64 na inilabas noong Agosto dahil kulang umano ang itinakdang salary increase para sa mga government employee. 50 pesos lamang makakamit ng teachers a day. Libo-libo talaga ang mag-a-abroad. Hindi rin anila sapat ang iminungkahing 2025 budget ng Department of Education para matugunan ang kakulangan sa halos 100,000 silid-aralan o pagkuha sa serbisyo ng karagdagang 150,000 na guro. Sa culminating activity ng National Teachers Month noong Huwebes, tiniyak ng Pangulo na prioridad ng kanyang administrasyon ang pagsuporta sa mga guro. We are committed to ensuring that you have ample resources to teach, whether by additional materials and or reducing non-teaching responsibilities. Isa rito ang itaas sa 10,000 pesos tax-free mula 5,000 ang annual teaching allowance ng mga guro simula sa school year 2025. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na dadagdagan ang pondo para sa edukasyon. Siguraduhin natin, magdadagdag tayo ng mga classroom buildings at mga equipment kagaya ng mga laptop computers. Kabilang dito, ang mas mataas na sahod. Bukod sa dagdag sahod, babalangkas ang DepEd ng isang mental health policy, ipa-accredit ang mga klinika ng DepEd bilang PhilHealth Consulta Package Providers sa DepEd employees at isusulong ang pabahay para sa kanila. Pero ayon sa Act, walang bago sa mga sinabi ng Pangulo. Hinimok naman ng Teachers Dignity Coalition ang mga kapwa-guro na kumilos at magkaisa sa paglaban ng kanilang karapatan. Easily, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.